Hello, ito na pala yung bahay no, na binibenta namin dito sa Revisoria. So, ayan, cemented na po ito palob. Mayroon part dito na isang lane lang papasok na hindi pa cemented. Pero pag dito kakadadaan sa kabila itong daanan na ito, cemented na po rin sa labas. So, dalawa yung exit dito and entrance. Pwede ka dito madumaan, pwede din dito sa kabila. So ito na po yung bahay. Hindi pa makita kasi may bakod na ano na sin yung ano paint sheet. So ito cemented na po to. Ang kagandahan pala ng bahay nito is malaki talaga yung space for parking. Kung i-develop dito yung sa harap for parking, malaki talaga yung space. Yun ang kagandahan sa bahay nito at flood free, peaceful environment. Yung bahay hindi na kagano kaganda kung pwede rin i-renovate nyo. Tapos pwede rin nyo rin extend, mag-extend kayo ng room or palakihin yung ganun, mag-extend ng room, yung kitchen or living area ba, yun pwede ganun. So pasukin natin mamaya yung bahay. So ano pala, itong bahay na to is ang lot area nito is I think 390 plus square meter, malaki talaga. Tapos ang floor, ilalagay ko lang yung details dito sa link or dito sa baba ng video na to. Ilalagay ko yung details ng bahay para to ano to siya, 2 bedrooms. I think 1 CR. May CR sa master's bedroom sinabi niya. So pasukin din natin yung loob yung bahay mamaya. So maganda talaga dito, yan cemented road na, flood free kasi nasa upper portion to siya ng subdivision. And yan. Ang ano lang dyan sa loob, maraming aso sa loob kasi yung owner nito is love niya talaga yung mga aso. Nag-usap kami, dalawa lang yung nabili, 15 dogs, 15 yung aso niya sa loob. Love niya talaga yung mga aso, ano siya sa pet ba, mga pusa, ganun. Yung dalawang aso, yun ang binila, yung 13 pinulot niya sa kasada hanggang ano niya, siya na nag-alaga. So mabait talaga yung nari ng bahay nito. Mapagmahal talaga sa mga pet, sa mga aso. Mga aso at pusa, yun mapagmahal. So, pasukin natin yung bahay. So, dito na tayo sa entrance. So, ito na part dito, ganito kalaki yung space sa harap ng bahay. So, malaki talaga. Kahit mga ilang SUV ka siya. I think mga 6 cars. Tatlong ganun. Ito ganun. Wait lang. Ano? 1. 2, 3, 4, mga apat lang ata. Pero may space pa man din sa kilid. 4 cars or 5. Pwede kasya dito. So kung i-develop to, mas maganda to. So, ito yung bahay. Yan. Marami pong aso yan dito sa loob. Kasi yung owner love niya yung mga aso. Yan. So ito, malaki din space dito sa gilid. Yan. So una muna tayo dito sa gilid. Kabilang gilid. Excuse, okay. So ito din malaki yung space. Ito ma'am, laboratory to dito ma'am, no? Laboratory siya. CR, may CR isa. Kailangan CR din ma'am? Kailangan. Dosa gas ang CR. Aba, kini CR po niya. So 3 CR, 2 ka bedroom. Okay. So ito po yung space. So mamaya pasok po tayo doon. Sulod na ka mga. Sulod. Pasok po tayo sa loob ng bahay. Okay. Yun, ito yung loob ng bahay. Oh. Napakalaki talaga ng living area. So ito kitchen, supposed to be dito kitchen na to nila. So ito yung dining, pwede to dito gawing dining. Bro, bagong renovate man no, gibutan na yung terrace na. Kaya bago na lang mga terrace. O dining doon. Bago na ang pintura pero kaya na ako pumakin kaya yung kamay niya kasi isulat ko na dito. Okay lang. So ito, bago talaga ang terrace ni renovate na ka naman. So, same din sa kwarto. Bago din tayo sa kwarto. So ito yung kitchen, pero ang kagandahan nito, naglagay pa sila ng dirty kitchen sa labas. So ito yung dirty kitchen. Ayan. There you are. Yan. So malaki talaga yung space dito.
Pila ang floor gani ani ma? Ilan yung floor? Floor area? 60. 60, okay. Ang lot is 300. Okay. So yung lot area pala nito is 391 square meter. Napakalaki talaga. So, dito sa harap, kasya mga, I think 5 to 6 cars kasya. Kung i-develop lang ito into parking. So, maganda talaga malaki yung space. Ito yung labas. Kabilaan, malaki talaga yung space. Kabilaan. Ayan. Kahit dito sa likod ko lang, malaki talaga yung space, oh. Wow. Napakalaki yung space. So, yun lang po. Sakaling at least may idea na kayo sa bahay. Yung kwarto, hindi muna natin pinasok kasi for privacy sa owner. Yan, basta 2 bedrooms to siya. Sa isang bedroom, may CR. And then, yun lang. So, kung may question pa kayo about sa bahay, ang reason pala for selling ito is ibibenta nila tong property nito is kasi punta na sila sa Dumaguete. So, yun. Kasi, supposed to be daw, binili nila to para sa parents nila. Kaya, and then, ayaw nilang ang parents tumira dito sa IT sa Sambango City. So, doon na lang sa Dumaguete sila. So, yun ang reason for selling ito. So, yun na po. In case may mga questions po kayo, ilagay ko lang po yung cellphone number ko dito sa screen. And then, i-message nyo lang po ako para at least ma-assist po kayo agad. So, yun lang po. Thank you so much. Okay. Tambis pa dito. Puno ng tambis. Pala, yung ito pala sa likod ng bahay. Ang kagandahan pala ito, may mangga siya. Sabi ng owner, parati daw tong nagpo-produce ng bunga. Parang wala, hindi ihiminto ba parating bumubunga. So, ito mang klaseng mangga natin is mangga karabato siya. Then yung isa, evergreen. So, sabi niya, kung sino makabili nito sana, anong pwede mag-spray para parati magbunga and then ibenta. So, good for business pa rin. Ganda ng klase. Kasi parati daw ito bumubunga. So, yun lang po at least may idea pa kayo.